napakaganda na yung panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aaraw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. Kung one or two decades, mayroong outbreak sa baboy ang mga campaign yan, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. So, kailangan natin pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Buiko at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw kasama ko po si Casendo, ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura at si Doc Sosie De Leon, ang ating veteranong veterinaryo. Ayan. Hello po! Hi! Hi everybody! Magandang araw! Hello po! Ayan! Kamusta naman po? Ah, mabuti naman dito sa area at yung mga farmers nagtataniman na. Oh, taniman na nga po. Eh, yung nanay ko nung nakaraan, bumisita na sa bukid namin eh. Sabi niya, konti na lang, kaani na tayo. Wow, parang ang lapit. Ganyan ka-positive yung nanay ko. Nabanggit mo kasi, Ndo, ikaw talagang likas kang farmer eh. Kapag panahon ng Disyembre, mga isang linggo, yan magsisimbang gabi o hanggang bagong taon, anong normal na ginagawa ng mga farmer? Nagtatanim ba sila o nagre-relax na lang? Pag umaga, Lorin, lumalabas din at tinitingnan yung mga tanim nila. Yun ang talagang binabantayan, no? Kung anong nangyari, kasi baka mamaya biglang may insekto na pumunta doon sa lugar nila. And of course, yung mga alagang hayop, di ba? So talagang ano, pupunta pa rin sa taniman. Pag ba panahon ng December, itong kapaskuhan at bagong taon, ano ha? Meron bang mga farmers product, either livestock or plant, o vegetable, na bagsak ang presyo o lahat pataas? Depende. Doc, depende yan. Kasi kung yung supply and demand talaga. Huh? Minsan kung biglang nagtanim ng marami, talagang babagsak. Pero this year mukhang lahat mataas. Mataas, no? Wala tayong nakitang... Meron, may mababa yung... Normal yung sayote. Sayote, medyo normal price naman. Pero yung iba, nakita ko medyo mataas eh. Diba? Medyo mataas yung mga gulay talaga. Dok, so si lahat nagmamahalan ngayon? Kasi magpapasin. Lalo na yung sili. Diba? Ay, yan. Sili? Bakit? Magkano ba sili? Magkano sili ngayon? Sige. Sa amin po, 850. Ewan ko kay Casendo. Isang kilo? Isang kilo? Isang kilo. At may nabalitaan pa ako, Dok Sosi. 6 na pirasong sili. 50 pesos. Ganun. Wow. Oo. Grabe, ang taas po na presyo ng sili. Yung mga nagtanim po ng sili ngayon, sigurado ko, tiba-tiba. Ganun. Jackpot talaga. Yun ang sabi nga nila, naka-jackpot. Ganon. Ah. Eh, isipin nyo, nabagyo na. Pero, sabi niya, kada tapos ng bagyo, merong rainbow. Talaga pong nararanasan ng ating mga magtatanim ng sili ang golden pot sa dulo ng rainbow, sabi nga nila. Pero, Emmy, makita mo yung mga sili, no? Yung mga iba talaga, tinatamaan din ng, ano, Dok? Tinatamaan ng sakit yung sili. Yung sinasabi na nagda-dry up. Kasi yung dito sa bakuran ko may ano rin eh, may tanim akong sili. Yung mga iba talagang nagda-dry up. So kailangan siguro ispray ng fungicide or para at least mag-recover yung mga iba. Nagda-dry up eh. Nakikita natin na parang may sakit yung iba.
Siguro. Mamaya, Rasendo. Palagay ko, sasagutin niya ng mamaya. Itanong natin mamaya yan na yung nagtutuyo. Tanong natin doon sa resource person natin, Amy. Huwag mo makakalimutan itinong yan. Ano ha? Dok, gusto ko din malaman yung ano eh, yung mga, ilimbawa, syempre, over, ngayon, di ba? Maraming sili na demand. Pero paano pagka yung mga sumobrang sili, ano ba ginagawa doon? Di ba? Pwede pa bang ibenta yun? Meron pa ba tayong itong pwedeng gawin o byproduct ng sili? Pag-uusapan natin yan mamaya. Malalaman po natin yan mamaya. Excited ako dito kasi usapang malaking kitaan ito eh. Parang nakaka-enggan. Yung sabi ko nga, meron po ako nakita talaga nakapasulang pero 300 na sili ang ani niya. Ano pa kaya yun nandun sa lupa na may malaking lupain? Ayan. Tatanong ko din po yan mamaya. Sige po. Ito po ang mag-agree na tayo. Nagbabalik po, mag-agree na tayo. Tulad na nasabi namin kanina, pag-uusapan po namin ang sili. Paano ba magtanim? Paano kumita? Yan, pag-uusapan natin yan. Kasendo, sino po yung mga kasama natin ngayong araw? Yeah, ang kasama natin ngayong araw, si Barangay Captain Glenn Ramos Camacho. At ano siya, incumbent Barangay Captain siya sa may Carlitang Santa Maria, Pangasinan. Ito is nagtatanim siya ng sili, nagtatanim siya ng corn. Sa ngayon, no? So, pero ibang crop nagtatanim din siya. Sa ngayon, yun ang tanim niya, yung sili at corn. Sorry, Glenn. Okay. Good afternoon po. Good afternoon po, Madam. Kasindong. Good afternoon, sir. Kasama natin si Doc Sosi. Hello, Doc. Good afternoon din. Hey, Kap Glenn, yes, bihira yung kwan ha? Bihira yung kapitanan ng barangay. Pagkatapos ay nasa agrikultura pa. Pagkatapos, siguro pag nagalit ka, talagang ang bunganga mo, talaga sa sobrang galit mo, parang sobrang anghang dahil sa sili. medyo. napapatino ko yung barangay ko. Okay. Ayan, Sir Glenn, okay. Tanong ako sa iyo. Simulan na natin itong usapang sili. Maanghang na usapang ito. Simulan na natin. Sa ngayon po ba, magkano na po ang sili? Ayan, simulan natin sa presyo para maingganyo lahat ng ating mga kasamahan. Opo, sa kanina, nagtitas po ako kanina. Sa farm gate po, nasa 470 per kilo. Sa farm gate po yun. Then... ang bayad naman sa akin kanina, nakapagbinta po ako ng 117,000 sa 250 kilos po po, madam. Wow! So, laki! yun na yung pinakamababang ali ko kanina, ma'am. Kasi nga, nag-start ako nag-harvest noong last week ng October kasi tinaling po yun ng September eh. So, last week ng October, nakapag-harvest na po ako. Hanggang kanina, yun na po yung pinakamababang harvest ko. Umabot din po ako ng harvest ko ng mga kulang-kulang na 700 kilos. Opo. Pero that time, mura pa yung yung sili. Sili. Nasa 270 lang ang per kilo that time. Pero kanina, nakapag 250 kilos po ako, madam, nakapagbinta po ako ng 117,000 pesos. Every one po yun, yung harvest ko, every 5 days po yun, ma'am. Every 5 days ang harvest. Then, yung mga laborer po din, yung taga-pitas ko. Tatanong, pakipaliwanag mo nga. Pakipaliwanag mo nga na yung sinasabi mong, kailan ka nagtanim? Gano'n ba ang procedure sa pagtatanim? And then, anong kinakailan? Didiligan ba yan? O paano? Bago natin pag-usapan yung kita. Dahil nakakaingan yung mag-sili ngayon. Nakakahabol pa ba kami sa pagsisili? Pwede pa, Doc. Yung biyena ko ngayon, sa 11, magtatanim siya ulit ng sili. Okay. So, ang start po niyan,
ang kalimitan na start ng pagtatanim ng sili daw nasa buwan po ng August at saka September. Kung maaga ka naman, pag June, ako lalong masisira pag June eh, kasi nasubukan ko na rin yan eh. So ang kagandahan na buwan, September po daw, madamami Sir Sendo. So yun po, nagtalito ako lang kasi pag June ka magtatanim, masyadong malaki na po yung sili, andyan na po yung bagyo, totally na mawawas out po, matutumba, masasaktan, wala na ho. Okay. So kagandahan niyan, September, pag nandyan na yung bagyo, medyo maliliit pa yung sili na mababagyo, eh hindi masyadong masasaktan po. No? Oo. Ganun po yun. Then, kailangan din po ng, ang tinatanim namin po lahat, is galing na po din sa Bulacan, sa S-West, yung naka-farm ready na po. Ah, okay. Sa East-West? East-West ba? Opo. East-West farm ready okay. Po. Doon po kami nag-order. Okay. Oo. Okay. Then, ang isang kunla, ang bayad po ng isang kunla is nasa 1 peso and 80 centavos. No? Then, sa isang tree naman, ang laman ng kunla, nasa 128 na kunla. So, ang bayad ng isang tree, nasa ano po yun, 235 okay. Pesos. Oo. So yung tinatanong ko ngayon, yes daw. Paano ang preparasyon sa lupa? Tsaka ganong kalayo ang pagitan ng pagtatanim ng sili? Una-una po yan, ipaparotor po namin ng double pass na rotor para pinong-pino yung lupa. Oo. Then yung agwat po niya, nasa 50 centimeter, then 110 centimeter po yung agwat para kasi may nakita po ako ng sa YouTube ng tiller machine kasi dati ang agwat niyan po 50 centimeter 80 centimeter kaya baka lang po yung nagre-ringkon doon eh yung una kaya may napanood po ako sa YouTube pwede pala yung tiller machine so yung baka ng tatay ko pinabinta ko. Binili ko po ng tailor machine. Yung machine. Okay, so, okay. Kasi maganda na lang, hindi na po kami magpapakain ng baka. Kaya puro na lang. Oo. So yun po ang kagandahan, yung tailor machine. Oo. Tsaka ano na ho, relax na yung mga magre-ringkon. Kasi machine na po yung gagamitin. Ganun po yun. Mm-hmm. Then, sa pagtatanim naman po, kailangan din po yung farm ready kasi takpan mo maigi yung ugat. Kasi pag hindi mo natakpan yun, may singaw, mahahanginan, malalanta po yun. Oo. Pero pag natakpan mo maigi, kahit hindi mo na po diligan yun, hindi po yun malalanta. Kahit ang haling tapat po yun na itatanim, basta natakpan po yung buong ugat. Hindi po yun malalanta. Pero kung may singaw, mahahanginan, yun po malalanta po yun. Kahit farm ready po yun, malalanta. Then, kailangan din yung mga laborer mo, yung 7,000 square meter po kasi tinanong ko eh, tinanong ko. Kailangan din po yung mga laborer doon, nasa 40 katao. Ganun 40? Po yun. Oo po. Then, kung sino po yung nagtanim, sa tanim bukit mo, sila na rin po yung magpipitas. Hindi na pwedeng dagdagan ng iba kung pitasan na. Kasi magagalit na po yung mga nagtanim doon pag may dinagdagan iba. Parang ganun o yun. Oo. Pero may mga fertilizer pa tayong nilalagay dyan. Tama po ba ako? Pagka po ba tanim, may kasama na po bang fertilizer agad yon o hihintayin muna natin ng ilang buwan bago natin lagyan ng fertilizer? Ano po yung tamang proseso? Pagkatanin, kaumagahan, pwede na pong lagyan ng abuno. 3x14, 3x16. Yung 0.7 po kasi ma'am, ang nilalagay kong abuno doon, nasa 7 bag na rin na 3x14. Kakainin niya po yun hanggang sa mamunga ng kasi pag tinanim mo yan ma'am isang buwan at saka kalahati mamumunga na po yan yung sili na yan isang buwan po then
ako naman po, hindi ko naman pinagkakatiwala sa mga pag-alaga sa mga libura ko eh. Pag tinanim yan po, ako mismo po yung nag-i-spray hanggang mamunga. Eh, kasi pag tiniwala mo sa iba, mamaya yan, ang alam mo, in-spray, yun pala eh, instead na itong knapsack sprayer yung i-spray, baka dalawa lang po yung i-spray, ayun, madadali po tayo doon. Kap, anong klaseng chemical ang in-spray mo? Pag unang tanim lang po, yung mga mababang klase po lang po na fungicide, mga daitin, gano'n po. Tapos mga brudan para sa langgam. Lalanggamin po kasi yun. Malakas yung brudan pag sa langgam. Then pag mamumunga na po yan, nasa mga ko na po yung in-spray kong fungicide para hindi po atakin ng anthracnose. Kasi yun po ang mostly sakit ng sili ngayon. Yung anthracnose, hindi mo na mapipigilan po yun doon, tutok, tsaka kasinto. Kaya yun ang problema ng mga magsasaka ng sili. Marami na pong nagtanim sa amin ngayon, pinararo na kasi hindi na makontrol yung ano eh, yung anthracnose. Oo. So ang ginagamit ko pong ano doon, na fungicide, nasa Cabrio, Amistar, at saka Scorpo. Yun po, at saka Bindix, yun lang po. Oo. Okay. Then, oo. Yun po. Kapitan Glenn, sinabi mo isang buwan at kalahati ay pagkatapos mo mag-spray o kung ano, magsisimula na mamunga. Ibig sabihin, tera na yun pag namunga. Ganong katagal naman? Simula lang mamunga hanggang sa hinto na ng pamumunga, panahon yun? Ilang panahon yun? Yung life span po, Doc. Na pag-aadi mo? Aabot po yun ng 8 buwan kung maganda po yung pag-aalaga mo. Okay. Kasi po, pag hindi mo naman pakainin yan ng pataba, nilipo po yung life span ng sili. At saka yung bunga, liliit din po yun eh. Kasi wala siyang makain. Okay. So, kaya ngayon, mahal po yung sili. Kaya pinakpakain ko din po yung mga mahal na pataba. Baya ng yara, gano'n. Makain din po yan. Para bibigat po yung ano, bibigat po yung bunga, saka stable po yung laki ng bunga niya. Ganun po yun, Doc. Kasindo. Then, yung mga ano ko, yung mga tagapitas ko din, ay tuwang-tuwa din po kasi mahal yung ano eh. Mahal din po yung bayad sa kanila. Kasi 20% yung 100, kung 100 per kilo, 20% po sa kanila doon. Kaya kung nakapagpitas po sila ng 10 kilo, meron na po silang ano doon, 200 pesos. Ganun po. Okay. Kaya tuwang-tuwa sila, nakakapagpundar din po sila ng mga kagamitan sa bahay. Yung isang oras po nila, nakakapag-stout po sila ng 1,200, gano'n o, 800, wow. 700, gano'n po. Yung 40 pwede ba mag-apply na lang sa iyo? Kablen? Aba, isang oras, 1,000? Aba, hindi ko kikitain yun. Hindi ko kikitain yun, pero... Po. Kapitan Glenn, ang tanong ko naman, ENA kung maganda ang presyo? Kung maganda ang presyo, Doc, gaganda ang presyo pag may bagyo. Yun din po ang inaabangan namin mga city farmer po, kung may bagyo. Kung may bagyo, gaganda po ang presyo. Kung wala pong bagyo, nako, ibibilad na lang po yung ano, sili namin. Kasi hindi naman po nasisira. Magkano yung lugi? Magkano kung isabihin? Magkano yung sinasabi nating magandang presyo? Magkano yun? 100, 200 pesos? Magkano yung magandang presyo? Magkano yung paluging presyo? Yung magandang presyo po, nasa ganun nga ngayon, mga nasa 470 sa farm gate. Kung palugi ka naman, nasa 20 pesos na po, 15 pesos, ganun po. Pagpalugi. Pero yun, kikita ka pa rin po doon, Doc. Kasi ibibilad mo yun eh. Ibibilad yun. Dried sili. Then pag na-dried sili na po yun, may aangkat din, galing Batangas ata yun, inaangkat nila yung mga dried sili sa mahal na presyo din ho. Ganun po yun. Kaya hindi rin po nasasayang. Sir Glenn, gano'ng katagal ka na po nagtatanim ng sili?
Nung nag-retire na po yung tatay ko, mga 2008, kasi nagkasakit na rin, hindi na niya kaya. Kasi minana ko lang po ito, madam, sa tatay ko, sa pagsisili. Kasi dyan niya kinuha yung pinagpaaral niya sa aming tatlong magkakapatid sa Lyceum Dagupan, no? So nakapag-graduate din po kami ng huli yung magkakapatid na tatlo. Kaya sabi ko, hindi na ako mag-aabroad. Kasi kaya-kaya niya palang pag-aralin niyang sili na yan sa kolehiyo ang mga anak, sabi ko. Kaya nag-concentrate na rin po ako sa pagtatanim ng sili. Minahan ako sa tatay ko. Then ngayon, nag-graduate na rin po yung anak ko sa agriculture. Oo. Kaya sabi ko sa anak ko kasi na panganay, mag-shift ka na lang sa agriculture. Kasi baka dyan ka rin maririn niya, sabi ko. Kaya yun, nag-graduate na rin po yung anak ko sa agriculture. Kaya maganda din talaga po yung sili. Opo, maraming nakukulungan sa community. Opo, kaya nga. Kaya sabi mo kasi kanina, pa-harvest ka sa 100,000 ang pinita mo isang araw. Susunod na pitas mo, 100 ulit. Eh, pagiging milyonaryo ka nga dyan. Hindi mo na kailangan talaga umalis, pupuntang abroad. Amy, pero kasi, tatanong ko naman sa kanya. Tatanong ko naman, Amy, sa kanya. Ang gan-gan ng kita. Pero magkano naman ang puhunan, kada hektarya o kada puno? Magkano naman ang puhunan para magtanim ng sili? Opo. Pag sa punlan naman po kasi, bibilin mo sa farm ready kasi mahirap na kung magpunla ka sa ano eh sa bed sa magpunla ka sa bed. Oo. Kaya ang kwan ngayon po, ang maganda, mag-order ka sa farm ready SWS, automatic 'yan. Itawag mo lang doon. After 25 days, andyan na yung punla mo, itatanim mo na. Ang per punla po nasa 1 peso 180 centavo ang isang punla. So okay. Yung 7,000 square meter na area ko, ang punla na itatanim ko doon is almost 12,800 na punla. Doon po okay. Sa ano ha, sa 50 centimeter by 110 square meter. Centimeter. Okay. So ang punla na nabibili ko doon is 23,500 pesos po. Ang ano doon, ang punla. Then, puhunan sa punla. Puhunan po yun sa punla. 23,000. Then pagkuhan na naman, pag sa pag-aalaga na naman, sa spray, pataba, ganun po dok, naabot lang ng mga 40,000. Doon sa 7,000 square meter po dok. Kaya mahal din po yung ano, mahal din po yung maintenance, yung ano. Kaya pero bawi-bawi naman. Sa unang harvest mo pa lang, nasa wala, pagmahal yung sili. Kasi sa akin ngayon, yung pangatlong harvest ko, bawing-bawi ko na po yung ano eh, yung puhunan kong puhunan. 56,000, kasi 56,000 po yung nakuwenta ko dun eh, na puhunan ko. Bawing-bawi ko na po doon, yung pangatlong pitas, bawing-bawi na po doon. Then yung ano na, yung pang-apat, pang-lima, ganun, hanggang ngayon. Eh, mahal pa ngayon ang pagpipitas mo. Mahaba pa yung panahon ng pagpipitas mo. Kailan na ba magsisimula nga bumagsak ang presyo ng sili? Pag nag-umpisa ng babagsak yan, Dok, ngayon, marami na pong nagtanim yung mga nabagyo sa Mindoro. Yan lang po kasi ang mahirap kalaban sa Mindoro. Kaya pinapalangin namin dito sa ano sa Pangasinan na masira, mabagyo sa Mindoro. Ganun din daw po sa Mindoro. Sana masira ang pananim nila sa Pangasinan para kami kita. Ganun din o. Ganun din po kasi yan. Ganun po kasi yan. Kapitan, bakit naman sa inyo sa Pangasinan at saka Mindoro, bakit namimili ba ng klase ng lupa yan? Yung sili na yan? Hindi naman po, Dok. Kasi sila lang yung mga kakumpetensya naming probinsya na malakihan na nagtatanim po, Dok. Okay. Ganon. Then ngayon, yun nga, Dok, nabagyo sila. Ewan ko, nagtatanim din daw ata sila ngayon kasi tumawag po ako sa SWS. Marami daw silang ano, nagpa-reserve. Napunla. Ng Taiwan. Kaya balak ko din po kasi yung pag anihan ko ng mais, tatandaan ko ngayong January.
Kaya lang sabi sa akin ng supplier ng pula ay wag na. Baka palugi ka na yan kasi marami nang nag-order. Ganun lang po yun daw. Kaya hindi na po ako nagtanim. Hindi na ako magtatanim itong January. Naunahan sila kung kailan. Dahil depende kung marami ang order. Oh, yun maganda daw. Rin yun na, no, na hindi sabay-sabay. Pag sabay-sabay yes, talaga, malulugi talaga. Di ba? Opo, yes, Doc. Kapitan. Yes, Doc. Kapitan Glenn. Yes, Doc. Ganito naman ang gagawin ko para sigurado ako sa bagyo. Bibili ako ng maraming masitera na sinasabi nga ni Amy, pwede ba sa masitera yan? Pagkatapos noon, bibili ako ng 1,000 masitera. Pag dadating na yung bagyo, bubuhatin ko yung masitera, ipapasok ko sa loob ng covered court o ng isang hindi tatamaan ng bagyo. Pagkatapos ng bagyo, ilalabas ko. O, edi laging safe ako. Hindi ba pwede yun na ilalagay sa masitera? Pwede rin, Doc. Pwede. Pwede. Uh-huh. Parang backyard na naman yun. Pero maramihan. pero maramihan na Kapitan Glenn. Mahirapan yun kung paramihan. Medyo... Mabigat din po. Matrabaho masyado. Matrabaho masyado pagka maramihan. Ibig sabihin, Kapitan Glenn, yung tinanim mo, ilang punla ka mo? 20, ilang thousand? Ilang puno yun? Hindi, Doc. Nasa 12,800 lang, Doc. Yung 7,800, Doc. Ano, Doc? Hindi ko nga lang sa masitero, hindi 12,000. Ano, jackpot? Pwede ba yun? Buong bahay mo doon, malalagyan natin doon. Buong bahay mo, 12,000. Oh. Covered court, di ba? Hindi, parang greenhouse, di ba? Oh, pwede yun sa greenhouse. Pero, so, yung greenhouse, kasi pag lumagyo, kasama din eh. Giba din eh. Kaya nga, pag greenhouse lang. Opo, yun lang. Mga light materials naman. Yes, Kasendo. Ano po yun, Kasendo? Sabi ko, ano? Pagka, itanim mo lang sa greenhouse. Oo, sa greenhouse. May nakikita din po ako kasi greenhouse din. Pero ito, Sir Glenn, nakita ko naman din kasi meron iba para hindi bumabagsak talaga yung seedin. Nilalagyan po nila ng tungkod. Opo. Para alam na nila na babagyo para kakapitan daw ng sili. Tama ba yun? Yes, ma'am, mamami. Nilalagyan po nila ng kawayan. Then, stroke. Mm-hmm. Mga nasa 3 meters bawat yung tungkod. Then, meron silang stroke na nilalagay. Ine-ex na ganon. Para pag nandiyan na yung bagyo, hindi siya masyadong gumalaw, hindi makukumba. Oo. Opo, ganun po yung ginawa ng dinan ko eh. Opo, pwede yun ma'am. Kaya maganda. Kaya nakarecover agad kahit tatlong bagyo ang dumaan, no? Yes ma'am, kasi yung sili ko, tatlong beses na natumba yan eh. Sa kanan, kaliwa, tsaka yung last na Ulysses, napunta sa palikod. Pero nakarecover naman ma'am. Nasa tamang walang pag-aalaga. Nung natumba, isprayan ng mga fungicide, ganun lang, pampabulaklak. Then, kasi hindi mo na pwedeng pandaanin yung tiller machine. Kaya tao na po yung nagtamo. Mano. Hindi na yung tiller machine. Opo. Okay. Yun po. Sir Glenn, mas maganda ba yung mabulaklak o madahon? Ano ang mas sa sili? Depende po sa variety kasi ma'am na itatanim. Yung superheat tsaka red hot kasi yung tinanim kumadam pinag-compare ko yun. Mahilig din po kasi sa mga kwan mas mabunga po yung red hot. Mas madahon naman yung superheat. Yung superheat kasi mas malaki yung bunga. Tsaka mas malaki. Yung red hot naman hindi masyadong lumaki. Kaya lang mabunga din yun eh. Malilit. Kaso yung malilit lang yung bunga. Pero yung lifespan talaga, mas maganda yung super heat kaysa sa red hot. Pero alam mo, ang kagandahan ng sili, Amy, tsaka Sendo, tama ba ako, Kapitan Glenn, na pati dahon, naalala mo, binanggit mo yung dahon. Ang dahon, sinasahog din yan sa pagluluto, tama ba? Nabibili ba yun? At magkano? Yes, Doc. Nabibili din po yun. Inahalot doon sa munggo. Opo. Tinola. Tinola. Munggo, tinola. Sa may sambahong. Opo.
Pagkain na lang pag-usapan. Sarap yan. Kapitan Glenn. Lagi. Kapitan Glenn, gaanong kataas ba yung punong yan na simula ng pag-aani hanggang sa yung laos na yung puno ng sili? Gaanong kataas ang laki? Tsaka sa isang puno, ilang kilo o gaanong karaming sili ang pwedeng ma-harvest? Kung maganda po yung crop stand niya, umaabot din po ng isang kilo yung isang puno. Yung isang kilo? Ilang piraso po yung usually yun? Hindi ko po ma-estimate ma kung ilang ano yun eh. Yung, ang isang kilo ng ano. Opo. Pag yung laki naman po, depende po kasi sa variety. Yung superhit po, nasa ano eh, lagpas po ng bewang. Yung red hot naman, hindi na masyadong yun eh. Hindi na lalampas sa bewang yun eh. Sa bewang, hindi na. Kaya ang magandang variety ngayon kasi bago yung variety na tinanim ko ngayon eh, yung super heat na Taiwan. Kaya kung minsan may bagong variety, sumusunod din po ako sa uso eh. Kung ano yung uso ngayon na variety, doon din po ako. Pero yung lumang variety, tinatabi ko din sa aking bagong tanim na variety para mapagkumpara ko lang. Kasi okay, ayaw ko naman na doon lang ako nagko-concentrate sa isang variety. Dapat meron kang pwedeng pagkumparahan para sa... Ang haba na ng pag-uusap natin, ano? Pero, ano may pinag-usapan natin? Kasi marami klaseng sili. Yung siling pang sigang, yung medyo mahaba, o yung siling maliit. So, sa'yo, yung siling maliit, tama ba? Yes, Dok. Yung Taiwan po, Dok. Taiwan. Taiwan, Dok. Ah, okay. Alin ang mas profitable, alin ang mas madaling alagaan? Yung pang, yung malalaking sili, o yung parang siling labuyo? Ay, yung labuyo po, doon po ako na nagko-concentrate. Kasi sinubukan ko rin yung panigang, yung malaki yung green. Hindi ko kabisado itanim yun, Dok, kasi nagkukulot. Hindi ko kayang puksayin yung mga ganun noon. Kaya iniwan ko yun, pati yung tatay ko noon, trinay niya, kaya lang hindi namin kayang kontrolin yung pangungulot ng dahon. Sakit po ba yun? Sakit yun. Diyan na lang kami sa Taiwan nag-concentrate magtanim daw. Saka ngayon, ang sakit ng sili, yun ang problema na sinasabi ko sa SQS na yung anthracnose, hindi napupuksa yan eh. Kaya yun ang problema ng sili farmer ngayon. May nalulugi din ngayon. Kahit mahal ngayon, wala po silang ma-harvest kasi yun, puro anthracnose na yung bunga ng sili nila. Kaya yun, nalulugi na. Sinabi mo anthracnose, tama ba ako? Anthracnose yung yes, sakit? Yes, ma'am. Ano po yung itsura ng sili na merong ganun? Wala nang laman? Parang nanuluyo yung mga balat niya. Nanuluyo yung balat. Then nag-i-spot. Ganun po yun eh. Nag-i-spot yung bunga. Kaya yun, hindi mo naman na mabenta, wala na. O kung palpalang, yung hindi pa hinom, nakamaan na po ng anthracnose, wala na talaga, panugi ka na. Kaya marami din pong ngayon nalugi dahil dyan sa anthracnose na yan, ng sili. Kaya yung anthracnose pa dahil sa, dahil sa umuulan? O anong problema? Yun naman po ang sabi ng mga ibang technician, dahil po sa ulan, tsaka init. So, ibig sabihin po, sa climate change. Kaya yun po. Oo, kung kapalit mo. Yes, ma'am. Ganun po yun. So, yung sa nabanggit mo yung labuyog, no? Kap Glenn, yung labuyog, nasubukan mo na rin magtanim, di ba? So, anong mas okay? Itong Taiwan na sinasabi niyo o yung labuyog? Pares lang po yung labuyog tsaka Taiwan, Dok. Kasendo. Isang klase lang? Yes, kasendo. Pares lang yun, yung labuyo tsaka yung Taiwan. Pero, sir, yung nakikita ko na mas maliit? Sabi nila, yun daw yung isa sa pinakamaanghang. Kasi yung siling Taiwan, medyo kaya mo pang natain yun eh.
Yung papakit, kaya pa eh. Yung medyo mahaba, di ba, na mapula. Tapos meron namang maliit talaga na mapula. Na pagka konting pisil mo lang doon, maanghang talaga. Ano po yung, pareho lang yun? O, doon? Magkaiba po yun. Alam mo, maliit lang naman yun. Yung unang sili yun, yung tingala, sabi naman yun eh. Tingala? Opo, tingala ang ibang tawag doon, yung maliit. Magkaiba din yung labuyo. Akala ko yun yung labuyo. Oh, labuyong Taiwan. Akala ko yun din ang labuyong. Labuyong Taiwan, sabi ka rin. Yung labuyong Taiwan, yung red hat. Labuyong Opo. Taiwan. Ah. Opo. Na yun. Opo. Kapitan Glenn. Tapos yung maliit naman, tingala, sabi naman nun. Tingala. Yun. Pag gano'n, no? Titingala. Dok, sabi, alam mo kung bakit tingala pangalan nun? Oh, bakit? Pag kinay mo kasi papatingala ka, ha? Hindi, tatanong ko kay Kapitan Glenn. O, tatanong ko kay Kapitan Glenn. May katulad ng talong na noon ay napag-usapan natin, may oras ng pagpitas ha? Yan, may oras ba ng pagpitas? Tsaka, pag napitas, ganun nga ho na pwedeng imbak at tsaka maganda ang presyo? At sabi mo nga kanina, kung tuyo na, maganda ba ang presyo pa din? Pag tuyo na yan, Dok, pagpalugi na po kasi yung presyo, pababa na. Yan, pinapatuyo na po yung sili. Then, mayroon pong aangkat yan. Then, tatas din yung presyo niya. Aabot din ng mga mahigit 100 per kilo. Iniimbak po yan. Kung maganda na yung presyo, yun na po, i-dispose na po yung dry sili. I-dispose yan. Kasi yung mga buyer din po yan, kasi wala pang mga tanim na bagong sili, talagang sinusuyod yung mga sa amin po kasi may mga nag-iimbak doon. Kaya alam din po nila yung mga bayan kung saan po yung bayan na nag-iimbak doon ng drive. Kaya maganda rin po. Kahit palugi na yung sili, idra-dry mo yon, i-imbak po natin yon. Pero dapat maganda yung pagka-imbak mo. Dapat nakasilyado din po. Kasi papasukin po yun ng ng selokano, buot. Yun. Amag. Aamagin po yun eh. Aamag. Pag-inamag po yun, pag inamag na yon, wala na. Lugi ka na rin. Ganun so, dapat maganda yung pagkatuyo at saka yung pagkaimbak. Opo. Dapat naka-seal talaga. Yung walang hangin, no? Yes. Para siguradong hindi mag-aamag. Opo, hindi aamag din yun. Pag inamag, wala. Lugi ka rin. Hindi rin bibilhin. Opo. Masisira din lahat, no? Ayan. Sir Glenn, mamaya sasagutin natin yung tanong ni Doc Sosti tungkol naman sa pag-harvest. Kailangan ko muna putulin itong mainit nating usapan. Babalikan natin ang tanong ni Doc Sosti tungkol naman sa pag-harvest. Yan po sa aming pagbabalik. Ito po ang Mag-Agree na Tayo. Nagbabalik po ang Mag-Agree na Tayo. Yan, may naiwan tayong tanong. Sir Glenn, ang tanong ni Doc Sosi, yung tamang way ng pag-harvest po ng mga pananim nating sili, paano po ba yun? Sa pag-harvest naman po, mano-mano po yan na pinipitas. Tsaka dahan-dahan po kasi masisira din. Masisira din yung mga dahon, tsaka yung tangkay niya. So dapat kasama yung tangkay. Ayaw nila yung pag pinitas mo, hindi kasama yung tangkay. So, kailangan kasama yung tangkay. At saka, dapat ang pag-harvest is umaga. Hindi po, kasi pag umaga, diretso na po yan nakukunin. Papuntang Divisoria. O kaya sa Urdaneta. Yung mga bagsakan dyan. Then, pag pinitas mo po kasi yan ng hapon, mai-slip po yan. Tutuyo po yung tangkay. Bababa po yung presyo yung sili. So, ang the best na oras ng pagpitas is sa umaga para press pa yung tangkay saka yung bibili, alam nila na press. Kasi pag hapon po kasi kalimitan noon, hapon ang pagpitas. Nai-slip po daw yung sili. Yung natutuyo yung tangkay kaya minumura na agad kahit mali yung sili. Madididuct yan ng mga 30 pesos kasi mahal na yung 30 pesos na ililes dun sa dating presyo. Di ba, Kapitan Glenn, di kaya mas maganda yung tagapitas mo ay
masyadong delikado eh. Mas maganda siguro 'yan ang mga gagawin ng mga babae, ang pumipitas ng mga babae. And, o walang pwede rin ng lalaki. Dapat yung mga magpipitas diyan eh, yung mga matatanda, para kasi pag may mahalong bata, talagang ano, hatak 'yan lang hatak mamaya. Yung mga dahon, yung mga bulaklak natatanggal, nasasayang din yung dog. Then okay. Hindi pwede yung bata talaga. Tsaka yung ano ko, Dok, hindi pwedeng maramihan. Kasi yan po eh, nagunahan ng mga paramihan ng pitas. Eh, lalong masisira po yung ano eh, yung sili mo eh. Kasi maramihan sila, siyadong marami, nagunahan, nagpaparamihan ng pitas. Yun, lalong masisira po kasi mahatak yung mga bulakla, dahon, ganun po yung. Kaya limitado lang. Minsan, nililimit ko lang yung magpitas. Ganito lang, 20 na tao. Pag nakita kong maraming bunga din, pula, dadabihan ko din yung ganito. Ganito yung magpipitas. Ganun lang. Kinokontrol ko po yung magpipitas para depende rin yung magpitas para marami din po silang sahurin. Kapitan Glenn, sa isang tao, ilang oras silang pipitas? Anong oras magsimula? Alas 6 ba o alas 7? At pagkatapos niya magpitas, humigit ko mo lang, ilang kilo ang napipitas ng isang tao? Kung marami po yung ano, marami po yung bunga, kasagsagan po ng bunga niyan, eh, nakakapagpitas po sila ng 20 kilos. Yung 40 na tao, nakakapagpitas po ng 20 kilos eh. Kasi nung nakapagpitas po ako, umabot din po ako ng kulang-kulang na 700. Kaya may 15 kilos. Kaya yun, libo-libo din po yung sahod nila. Oo. Pero kanina, kunti lang yung napitas ko. Kaya kunti din yung mga ano, nagpitas. Ganun lang po dong. Ganun lang po yun dong. Kung marami yung bunga, marami din po yung magpipitas. Kung kunti yung bunga, na hinto, kukunti rin yung magpipitas. Para ganun lang po yun dong. Glenn, yung ano pala, yung sili, di ba, minsan pinipitas yun ng grain pa? Yes, Doc. Yes, kasi, Doc. Pwede rin pitasin yan ng green. Kasi yung mga pabrika, kailangan green lang din. Kumbaga ngayon, yung presyo ng pula, napipitasin mong pula, eh, 470. Ang presyo naman ng green, napipitasin mo, yung hindi pa hinog, nasa 250 rin po ngayon, kasin Doc, yung green, yung hilaw. Pwede mong pitasin din yung hilaw eh. Kung may order, ganun po yun Doc. Pag may order, pwede ka magpitas. Pero sayang, mas maganda pag ano, yan din po kasi nagpapababa ng presyo eh. Yung mga nagpipitas ng green, pinipitas mo yung green, lalong bumababa yung presyo ng pula pag pitas ka ng green. Opo. Then, mas maganda talaga tape ano pula. Yung pula, no? Pula bago. Yes, kasi daw pula. Oo. Then yung mga ina-harvest din po namin, may mga direct buyer din po kami galing sa Divisoria. So pag pinitest po namin sa farm, meron na yan po yung tauhan ng taga Divisoria. Hakutin lang, ipapadala sa truck. Doon na po. Kasi minsan, mas mahal yung presyo sa Divisoria. Kung mahal ang presyo ng ngayon, mas mahal konti ang presyo sa Divisoria kaysa dito po sa Urdaneta. Yun lang po ang pagkaiba. Opo. Kaya maganda rin. Dahil nabanggit po kanina, kung ako yung isang farmer mo, individual sila, pagdating ng pagtas mamitas, kung ano yung napitas nila, binabayaran mo, ora mismo o lingguhan ang bayad mo sa kanila? Hindi, Doc. Parang ngayon, nagpitas sila kanina. Papadala ko sa Divisoria yun. Kinaumagahan, andyan na po yung bayan. Kaya bukas din ulit yung sahod po nila. Hindi po cash. Pero meron din pong ano. Meron pong cash. Kung, kasi ako, Doc, may nahiram kasi akong financial doon sa buyer. Kaya hindi rin ako pwedeng mag flying sa ibang buyer. Yo, so, nakatali ka. Nakatali ka sa kanya. Nakatali ng ano. Oo. Kung sarili kong puhunan, pwedeng ikas agad yan eh, ng buyer. Kung 470 ngayon, babayaran ka ngayon agad.
Eh, ako kasi, Doc, nakahiram ako doon sa buyer sa Divisoria ng puhunan. Kaya doon po ako nagko-concentrate. Pag nag-flying naman ako, masisira naman ako doon sa buyer ng Divisoria. Kaya ngayon, nakapag-ipon po ako, Doc, ng ano, itong coming season na pagtatanim ulit. Nag-ipon na po ako para kahit saan akong gustong buyer, gusto kong buyer na pagbigyan, eh mas mahal po kasi pag wala kang inutang eh sa buyer. Oh, siyempre. Bigay mo doon sa siyempre. Mga ano, mas mahal po yung ano, mas mahal po yung angkat nila kaysa doon sa buyer mo. Kasi ipitin ka ng buyer mo eh. Oo. May utang ka doon eh. Kaya ganun po yung talatalan din. Pero ano, pero at least eh, Kaplan eh, hindi rin sinisira yung relationship sa ano, yung pag-utama. Importante yun. Diba? Opo. Oh. And, yes, and I think sa isang hektarya kanina, Kaplan, gagastos ka ng mga 60,000, diba sa inyo? 60,000 ba? Yes, pasendo. Naabot po yun, naabot sa isang hektarya. Oo. Pero ang balik naman eh, baka triple, di ba? So, or mas malaki pa. Malaki. Talaga, mas malaki kasi do. Kasi, napagpinta ko kanina. Kaya, ano, kaya maganda pa rin ang, ano, ang magsili. Sa ngayon. Sa ngayon. Ngayon. Pag napagpinta ko yung tatanong ko lang, ano? Minduro. Itatanong ko lang na, Kapitan na Glenn, sa tagal, ilan taon ka na nagtatanim ng sili o ang tatay mo? Ilang beses kayong nalugi, ilang beses naman kayong naka-jackpot? Mas marami po yung jackpot kaysa lugi sa sili. Opo. Kasi dyan kinuha ng tatay ko. Pinag-aaral kaming tatlo dyan sa sili. Then yung anak ko rin ngayon, napag-aaral ko, nakapagtapos na rin. Kaya bihira po yung lugi dyan sa sili. Kaya... Kapitan Glenn, kung kumpara mo kasi may na-interview kami tungkol sa talong, mas maganda ang sili kaysa sa talong o sa mga ibang halaman? Depende rin po yung docs, yung expert. Kung expert mo sa talong, doon ka lang sa talong. Kung hindi ka expert, okay. Kasi nasubukan ko rin nagtanim ng talong, nalugi po din ako dyan sa talong eh. Kaya pinabayaan ko rin yun. Kasi yung iba... tumama ng talong. Kaya sabi ko, magtatalong din ako. Sinubukan kong magtalong, hindi ko naman kabisado yung mga chemical na pwedeng i-spray. Kasi yung iba, ayaw i-share yung chemical na ginagamit eh. Ayaw i-share. Parang ganyan din sa sili, no? Kasi no, yung ginagamit mong mga insecticide, ayaw din i-share yung iba. Pero ako sinishare ko para kawawa naman yung iba eh. Hindi nila alam yung gamot sa anthracnose, ganon, hindi nila ma-maintain. Kaya ako, sinishare ko, mahirap na pag hindi mo isinare. Ganon lang po yung doon. Kaya na ba yung, Doc, pwede na ba yung, dietane doon sa anthracnose? Hindi kaya, kasi doon, kasi yung dietane, ginagamit ko lang yan sa umpisa ng, pagtatanim. Pag namunga na yan, namumulaklak, iniiwan ko ng dieting. Pumupunta na po ako sa Cabrio, Amistar, at saka Score. Yun na po ginagamit ko. Alternate din po yung tatlo na yon. Hindi naman po pwedeng Cabrio lang. Tuloy-tuloy na Cabrio. Kasi may immune yun, wala na. Lalong masisira din. Kaya alternate din po yun na ginagamit. Ganun din po yung insecticide. Oo. Yung kanina, yung binanggit mo is fungicide, tama? Yes, fungicide yung yung gamit nyo. Anong insecticide naman ang gamit nyo? Ang ginagamit ko lang na insecticide ay dalawa lang kasi ito. Bindex at saka Lanik. Yun lang ho. Lanik tsaka para... ako lang po. Sa mga uod. Uod. At saka pero, sa Bindex naman. Pero nadinig ko kanina, langgam. Langgam? Yung Brudan. Kung bagong tanim lang po, yun po ang ginagamit namin. Brudan. Ah,
Pero pag may bunga na, hindi ko na ginagamit yun kasi mainit sa bulaklak. Mm. Masisira yung bulaklak. Opo. Opo. Ganun po yun. Kaya ako sinisir ko yung bulaklak. Pero nalaman nilalanggam pala yung hili. Yes ma'am, nilalanggam yun. Pag nilanggam kasi ini, yung kasot, kulta mo, kapitan na mamamatang. Yes, Doc. Yes, Doc. Okay. Amy, Sendot, Kapitan Glenn, bakit parang hindi yata mabubuhay ang tao, ang Pilipino, nang walang kakaining sili? Saan ba ginagamit ang sili? Eh, sabi nga ni Amy, sa let's say yung kalamansi, lagyan ng sili, may toyo. So, pero doon, saan ba ginagamit ang sili? May dulot din po yan sa, sa health benefits po eh. Anong health benefits? Lalo pag linalagnat ka, lagyan mo ng sili yung soup mo, yung lugaw o noodles. Ayan, igupin mo mamaya, papawisan ka na, mawawala na po yung ganun, lagnat. Nakatutulong laban sa lagnat, ha? Opo, yung mga kasukasuhan, joints, ayan. Nakakabawas din po ng sakit sa ng mga joints. Ay, mainit. Opo. Then, sabi nila, diabetes. Nakaka-reduce din po ng diabetes, cancer, gano'n po. Okay, ha? Opo. Marami siyang health benefits, Doc. Oo. Nakakapagpunti po ng mga isip. Kasi, Kapitan Glenn, sabi nila, pag kumain ka ng manghang, hindi kay ganun tataba. Tama ba yun? Sabi nila? Yun naman po ang sabi, kasi nasusunog yung taba. Opo. Oo. Kaya ako po, hindi ako ko tumataba kasi. Pero Sir Glenn, nung ito tanong ko lang, nagtatanim din po kayo ng sili sa loob ng bahay maliban sa labas? Ay, hindi po kami nagtatanim sa loob ng bahay, sa compound namin. Sa bukid lang po talaga. Hindi tinatanong mo, Amy. Ako naman, sisingit ko lang. Ganong kalaking ektarya? May ilang ektarya ang pera sa iyo? Yung susunod na mas malaki o ikaw na pinakamalaki? Ikaw ng Sili King o meron pang Sili King na malaki talagang lupain na kanyang inaane? Nung kapanahonan po ng tatay ko, siya po talaga yung Sili King. Oo? May award po yan sa Isbis ang tatay ko, isang beses. Pero tinalo ko po yung tatay ko, dalawang beses po akong na-awardan ng Heroes Farmer sa Isbis. Dahil sa sili. Dahil sa sili yun, kapitan. Sa sili. Dalawang beses po ako naging farmer hero ng region, tsaka dito sa province ata yun noon. Ang galing ha. Opo, may mga award din po ako sa Isbis Company. Galing mo ha? Opo. Yung una, yung tatay ko. Pero minsan lang siya, pero ako dalawang beses po ako ng farmer here. Oo. Kapitan Glenn, paglaki ng anak mo, talo ka ng anak mo, tatlo hanggang apat na award. Sana nga, kaya lang medyo tamatata yung anak ko, ayaw niya ganun. Opo. Grabe. Sobrang inspiring naman itong kwento mo, Sir Glenn, simula sa tatay mo, tapos sa'yo, tapos ayan, may susunod na generation ulit para sa pag-aalaga ng sili. Nakakatuwa na isang success story to eh. Di ba, Doc? Oo, tama ka, Amy. Pero tatanong ko nga, pakisagot mo, Kapitan Glenn, kung isang ektarya ka, almost isang ektarya, may mas malaki ba bang sakahin ng sili sa bawat isang tao? Sa tingin ko po, kami lang po yung maluwang na nagtatanim ng sili doon eh. Mga isang ektarya, ganun. Yes po, meron po. Abot pa lang dalawa, ganun. Pero ngayon, nilimit lang po namin yung tinanim namin kasi nga, pandemic. Mm-hmm. Kaya, trinay lang po namin magtanim. Baka sinubukan lang. Sakto naman, tumama. Sayang, tinaniman na lang namin sana na lahat, sabi ng tatay ko. Pero tama, Kapitan Glenn. Meron siguro mga 4 or 5 taon nang nakalilipas na ang sili ay pumatak hanggang 1,000. Ano ang pinakamataas doon? Nung 2010 ata yun, Doc. 2010, matatanda ko yun. 2010 ata yun. Nung natikman po namin yung
900 per kilo. Yung 900 per kilo. Yung 1,000, hindi namin nakakuan yun. Medyo bumaba na nun. Baka ano, farm gate price yung 900. Yes. Yes, kasi no. Farm gate namin yung 900. Mga sinasabi ni Kaso si yung ano, yung 1,000 eh, ano yun? Retail price. Hindi, hindi. Farm gate po yan, farm gate. Farm gate po talaga yun. 900 per kilo noong 2010. Doon, ngayon, ang naaani mo, Kapitan Glenn, ang naaani mo sa humigit kumulang isang hektarya, ilan? Ilang kilo? Nung, hindi, ganito na lang daw. Yung 0.7 ko noon, yung 0.7 ko, nag-aani po ako doon nang nagre-range ng 1,300 kilo. 1,300 kilo ang naaani namin noon. Kasi nga, hindi na bagyo. Pagkatapos na bagyo pala yun, nagtanim kami ng December. Kaya yon maganda na yung crop stand. Nag-aani po kami ng 1,300 kilos. Yung 0.7 na namin na yung dock. Kaya... nag-gross din po ako doon, dock. Nag-gross ako doon noong 2010. Sa manasuma na lang. Dock? Sa ganito na lang, sa madaling suma, mahina ako sa mathematics eh. Sa suma na lang natin, kapag jumakpat ka, yung kulang isang hektarya mo, magkano ang kikitain mo? Kung jackpot, at kung hindi na jackpot. Naman jackpot, magkano naman ang pagkalugi? Nung pag-jackpot, gaya nung 2010, nag-jackpot kami doon sa 0.7 ko, nag-gross po kami doon ng 1.375. Million? Million. Yun po yung gross. Opo, yung 0.7. Ganyan eh, ngayon, ah. Yung, ngayon po, nabagyo ko kasi. Dok, makakagraduate talaga. Ngayon, yung 0.7 ko ngayon, nabagyo kasi, may gross na rin po akong kulang-kulang mga 765 siguro yun, yung nakwinta ko kanina, nakwinta ko. Pag i-plus mo mamaya, yung pag i-plus mo bukas yung 117, aabot na po lang 800. Yung gross. Oh, malaki lang. Malaki. Gross po yun. Kaya ang magandang po yung 50,000 na puhunan, no? Sa panimula. Hindi lang triple kasendo, eh. Kaya maganda po, mabagyo po dun sa Mindoro. Wag naman. Wag naman po. Equal ano naman. Opo. Hindi, sa susunod din, ganun din po para nun, eh. Sa lahat. Opo. Equal opportunity para sa lahat. Ganun din po nung ano, kung hindi ko matandang yung taon, na nabagyo din po kami dito, Mindoro din yung tumama. Adila naman. Palitan lang po. Oo, palitan lang po yun. Pero kasi pagdasal. Pero I think Mindoro, maraming tanim na ano rin, na onion. Sibuyas, marami rin doon sa Mindoro. Buyas, ha? Kasi ito, hanap tayo na nagtatanim din po ng sili. Tignan natin kung totoo talaga yung sinasabi ni Sir Glenn. Oo naman. Siyempre, lahat ang sabihin ni Jen. Oo, lahat ang sinasabi ni Kapitan Glenn. Ay, yan eh, sa kanyang experience. Kaya nga kinuha natin siyang magpaliwanag natin eh. Yes. Ayan, Sir Glenn, bago kami magtapos, ito, tanong ng isang curious na, ano, na mamamayan, gayan. Ano po ba yung pinakamaanghang na sili? Yun. Kasi nagko-concentrate lang po ako sa siling labuyo, kaya dyan lang po ako talaga naanghangan sa siling labuyo. At dyan ka din kasi talaga kumikita. Opo, dyan po ako kumikita, kaya dyan po ako manghang. Totoo. Ayan, Sir Glenn, maraming salamat po sa pagsama sa amin, sa aming show. Maraming salamat po. Alam po namin na busy din po kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Mamami at Kasendo. Dok Sosis, maraming salamat din. Na-share ko po yung pagtatanim po ng sili. Kung gaano po kaganda ang magtanim po ng sili. Maraming salamat po lang, Kasendong. Kasendong, pwede bang minsan ay pagpupunta tayo ng Pangasinan, samahan mo ako. Gusto kong makita
yung sili na mga inaalagaan ni Kapitan Glenn? Anytime, anytime. Dok Tosi, puntahan natin. Opo, welcome po kayo sa amin. Dok, kasi Dok, mamami. Pero, teka na, bago tayo maputol ha, biro lang. Baka naman pagpunta na, baka naman pagpunta namin doon, salit na pineapple juice ang ibigay mo sa amin. Baka naman sili juice. Hindi namin mayroon na sili juice. Pwede rin po, pwede rin. Kasi nag-experimento din kami ng misis ko regarding po sa chili paste. Para pagmura na. Chili paste. Yes, ma'am. Para hindi amagin, ganun. Kaya mura na ang sili, mag-chili paste ka na, yun na rin pong ibibinda instead na i-dry. Ganun po yun. Tama yan, tama. Walang lugi, Dok. Walang lugi talaga, ma'am. Lahat meron mapupuntahan. Pagka maganda presyo, ay pagka sariwa, pwede sa merkado, direkta. Pagka hindi na maganda presyo, ibilad mo, gawin mo chili paste. Pero pa yung mga chili, ano ko yung may pang chili oil? Meron, yung ginagawa ngayon. Yan ang mga masarap. Yan. Maraming salamat po. Kulang po ang isang oras na naman dito sa ating talakay. Napakaganda ng usapan natin. Ang dami ko pong natutunan. At, sir, dinagdagan mo ng anghang ang aming buhay. maraming salamat po. Hanggang sa susunod po sa ating mga manonood, magsama-sama po tayo. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.